para sa mga fans ng Raider at Sniper, normal lang naman na mag-modify tayo ng mga bikes natin to improve the looks and performance of our rides. Pero di kaya masyado nang mabilis ang takbo ng mga bikes natin o di kaya masyado nang maingay ang mga performance pipes or masyado nang nakakasilaw ang mga ilaw nito. Well, para sagutin ang mga tanong natin, kasama natin si Superintendent Attorney Oliver C. Tanseco. Sir, I think ang pinakaunang tanong ng mga motorcyclists is, okay nga bang mag-modify ng mga bikes? Is it allowed? Lahat po ng modifications na makakabago dun sa itsura, na sa safety consideration po siya, okay. Pinagbabawal. Okay. Unless po, nakalagay po yan sa registration. Meaning, pinadaan nyo rin po sa LTO, Land Transportation Office, naka-reflect po sa registration, para po yun po pwede. Pero okay. Basic po rito, kapag po yung modification, nakaka-apekto na po sa safety, sa handling ng sasakyan, medyo bawal po. Bawal yan. But what about, sir, yung mga nakakatulong naman? Addition of top box, addition of storage, addition of extra lights, yung mga mas nakakaliwanag ng daan. Unahin natin yung mga additions ng mga attachment. Yes. May mga attachment na allowed. Okay. Meron nga lang regulations din ng LTO na kung saan may hangganan yung pwede mo ikabit. Mm-hmm. Let's talk about yung sinasabi mo mga box natin. Okay. As long as po yung box natin hindi po susobra dun sa handlebar. Okay. Kapag ko within the handlebar po siya, ibig sabihin yung sa side ng motor mo hanggang likuran, medyo inaallow po. Okay. Let's talk about yung mga lights po. May pinapayaga po tayo mga lights. Mm-hmm. Pero ang pinagbabawal din dito kapag unpleasant na po. Yun okay. Ang pinakasinasabi ng isang batas pa. Ito yung PD96. Mm-hmm. Na kapag ka po yung additional sounds, lights, holes, bells and whistles po na inilagay mo sa isang motorsiklo o sasakyan, unpleasant na po. Ibig sabihin, masakit na sa pandinig, paningin ng iba, na magiging cause po kasi ng isang aksidente o isang insidente na ayaw natin mangyari. So ito yung mga LED lights na bago ngayon, na nilalagay na para accessories or attachments sa ating mga motorcycles. So actually, itong anim, allowable ito. Nagiging bawal ito pag mali na yung paglagay, paggamit as attachment sa motor natin. Limbawa, ito pwede, pero dapat ito meron siyang separate switch, hindi na siya dapat na kapag in-on mo yung headlight niya, hindi siya dapat nag-on. Gagamitin mo lang siya, liwa, pag heavy rain or madilim, hindi rin siya pwedeng ilagay upper sa handlebar na maglalagay ka ng adapter dito. Bawal yon. Hindi mo rin siya pwedeng ilagay kung nagkakaroon siya ng vibration sa ibaba kasi may tendency na parang pag malayo, nagbiblink pa rin yan. Pagka nilagay mo naman ito dito, dapat may nakababa siya para yung 10 meter way ray forward niya is nandun lang sa baba at hindi pwedeng medyo ikakaliwa mo, makakasilaw dun sa kasalubong mo. Ang isang very common na kasabihan, loud pipes save lives. Tama ba yung mas maganda yung naririnig ka approaching para aware ang mga tao? The reason why the pipes po nilagay yan, siyempre, para marinig ka. Meron yan. Standard na po yan. Walang motor na nilalabas na walang ganyan. Dapat ba marinig ka? Kaya nga may busina ka. Pag may tao, kailangan ka marinig, you sound your horn. Ngayon, pag minomodify mo naman po ito, yes, pwede mong modify kung nabibili mo naman sa isang tindahan na talagang authorized magbenta. Kaya lang, huwag natin pong sagarin na above the law na. Kasi ang sinasabi, bawal din naman yung starting saka unpleasant. Ito rin yung isang sample natin ng open pipe muffler. Makikita nyo naman, napakalaki ng butas siya. Walang silencer. Kasama kasi ito sa forma. Kumbaga parang yabang na rin eh. What about basic gear? Marami tayong nakikita, sir, na basta-basta lumalabas sa kalye. Usually, walang helmet. Usually, hindi naka-proper footwear. Ano ba ang pinaka-basic gear na dapat non-negotiable, kailangan palaging suot ng isang motorcyclist? So most of the road crashes po, meaning yung banggaan, masagi, mabangga, sumemplang, wala pa pong 5 kilometro mula dun sa pinanggalingan. Kaya kahit maiksi lang yung biyahe mo, gamitin natin yung mga safety gears. Helmet, okay. Yung strap po natin, suot natin. Plus, yung pong standard prescribed helmet, may ICC o PS mark. This thing saves lives. From the helmet to the elbow pad, knee pad, proper footwear, tapos long pants po para makasave ng katawan in case of abrasion. Alright, sir, may mga additional advice ka ba when it comes to
your ORCR, saan ba dapat dinadala yan? Ano ba yung dapat nating iwasan? Yan, kung po pwede po yung ORCR, mag-ready po tayo ng kopya. Mm-hmm. Palagi po nating dala-dala ito. Huwag na po natin sanang iwan sa ating motorsiklo. Common yan eh, di ba? Oh. Pinapasok mo yan sa mga compartments sa ilalim ng upuan. Correct. Okay, kaya so, pagdating sa checkpoint, bababa ka pa, bubuksan mo pa, hanapin mo pa, may abala both side ng PNP tsaka sa'yo po. At pangalawa, pagka in a live event na matangay po yung motor mo, mayroon pong car napping o motor napping incident, sama pati yung ORCR mo. Kaya kung po pwede po, hawak po natin palagi, lagay po natin sa wallet natin yung ating license kasama nung copy ng ORCR. Kaya pagdating po sa checkpoint, labas nyo lamang po, ipakita nyo po, and then answer po yung tanong ng ating police na nandyan naman po para sa ating safety and security po. Kaibigan po kami. Sir, maraming salamat. I learned a lot today. Thank you.